Nandito na tayo. Ano po? So ayan o, luwang ng pispanan dito. Halos hanggang dun. Isa lang mayari na ito, Bayaw. Ha? Hindi, dalawa magpisan. Hindi, bukod-bukod yung kanito, iba. Yung ito, isa lang mayari. So ito yung inalagaan mo. Oo, yan. Ilang butas sa layo isa yun eh? Dalawa, yung magkabila. Garina isa? Hindi pa. Alin? Dali, nauna mo na harvest. Wala pa. Wala ko meron na. Yun. Wah, kaluwang ng inalagaan mo, dalawang malaking ganito. Oo. Atin yung sili ko. Saan? Puta, nahinog na. Ha? Nahinog na yung mga sili niya yun. Ay, may tanim ah. Oo. Oo, yun. Mura eh. Huwag kilo ka tayo sa kain. Pagpapagitigit ito. Eh, pakain. Oh, isang bulto niya. Ika? Oo. Oh. 750. Ika, itong punong pala, ano? Oo. Oh. Punong 10,000, magkaya pa. 10,000. Sa isang araw? Oo, isang araw. Ito lang. Itong butas lang na ito? Oo. Ilang beses sa isang araw? Ha? Ilang beses sa isang araw? Tatlo. Tatlong beses yung pinakakain? Mm-hmm. Yung trabaho din, ano? Ay, pag nagpakain, uwi ka na. So, ayun mga kapag, bali sasama tayo dito sa gitna. Magpapakain tayo ng mga talapia. Ayan, magsama ka si Bayaw. Si Kuya, dito na lang daw. Mm-hmm. Ayan. Ano lang ako, may makalumabog tayo eh. Kakayanin kaya ako? Ha? Sige, ko yung araw. Para hindi ka mapasan. Malalim ba yan, Bayo? Malalim to. Ha? Malalim. Lagpas tao? Lagpas ka ba yan? Malalim. Hindi ako sanay lumangoy ah. So ayan mga kapang, sasakay tayo ng bangga. Ha? Kaya isa para makapuya. Hindi, dito na lang. Ayan. Mirado ah, nilulubog ah. Baka, huwag ka lang malikot. Ah, limit na kaya. Yan. Pero paano magkakain? So, ayan o. Ganda o. Wala kayang pirana dyan. So, ayan kung nakikita nga yung mga isda o. Mga nag-aabang na. Nag-aabang na sa pagkain o. Ilan buwan na ito, Bayaw? Tatlo pa lang yan. Ha? Tatlo. Ilan ang ilan buwan ng harvest na ito? Mga apat lang, may dito. Apat? Sa katapusan lang dyan, na ano yan? Katapusan? Yan, June na yan. June? June. Dito, June mo? Lang ng ano, habis mo. Ano? 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 Tapos ng tapong. Kinatapon lang, ano? So ayan po mga kabang, bali na experience natin ang pagpapakain ng mga talapia dito sa fish pan.
Inimbitahan ako ni Bayaw, bali yan, si Kuya. Bayaw ko po yan sa pinsan. Pinsan po niya yung... Ay, pinsan ko po yung asawa niya. Side na yung tatay. So, yan o. Bali, Kuya, ano ang kanyo dito? Porsyentuhan. Ha? Porsyentuhan. Porsyentuhan din ngayon. Gano ang kanyo dito? 20%. Unuhari, kumita ng 100. 20. Ganyan lang ang trabaho. Oh, ganyan lang. Pakain lang. Sa akin pa yung sako. Ha? Sa akin pa yung sako. Oh, yung tapis sa kapit. Oh. Ayan. Sa pit. Nabibili po yun ah. Oh, pag naka 1,000 ka, bibili ba? May 5,000 eh. Oh. Ganyan lang ang ano mo nun. Yung sideline. So, ayan mga kapangso, ang luwang po na ito. But, ibig sabihin kuya, ito, tsaka yung kabila, papakainin mo yun. Ganyan lang. Ganyan lang, tatapun-tapun lang. Mga ilan libo po ang pinakawalan nyo dito? 80,000. Ha? 80,000? Piraso? 80,000. Balaga yung sa ganung kuya, mga ilan ang nagiging buwan doon? Mga 16 tons. Yun. Kaya mga 12. Dami. O, apat na buwan, ano kuya? Mga apat na buwan, mga ano yan. May 3-4 na yan. Ayan, tingnan mo yung pato, nalapat pa. Ayun, may mga namamatay din, pa ilan-ilan lang. Oops. Naano ko lang kahapon yan. Ayan. Pero madalang lang yan kuya, no? Madalang. Naano sa ulan yan. Di ba kuya, yung pag-harvest nito pinapatuyuan? Oo. Hindi yung pinupukot. Pinupukot din yung pinatuyo. Uhulin yung isda. Pero litaw na yung putik. Oo. Hindi kamukha ng hito pag may umorder. Ganun din yung hito. Hindi, dito sa talapia, kunwari may bibili ng ilang buwan lang, pwedeng pukutin, ganun. Ano yung talapia, pag pinukot yan, diretso. Diretso na. Hindi kamukha ng hito. Hindi kamukha ng hitong may kukuha ng 500. 500 kilos, ano? So yan mga kapangso, nakakita nyo naman, layo na ng kanadi sa gitna. Yan. Pero mukhang dun, nandun ata sanay yung mga isda. Oo, oh, alas nung pag magayon na nakalaki, nag-iipon na yan. Nag-iipon. Kaya kung magpapakain ka, alas sa isang alaman lang. Ilang lugar. Gusto. Ba, talo nga mo ate. Oh. Ano yung kulay na yun? Matanda na yan. Ha? Matanda na. Gumulang na? Gumulang na. Hindi pinipitas. Bakit? Abo na. Pinamimigay ko na lang, ayaw pa. Ay, dami yun. Okay. Okay, baka muna tayo. Ha? Baka muna. Isa muna tayo dito. Oop! Bawal ka lang. Yung takin na nga. Ako kasabay doon, parang hindi magalaw. Ah! Yan. Ako gusto muna sandali ito na. Ah, sige, sige kuya. Yan. So ayun nga po mga kapangsat, ito si Bayaw, bali inuubos na lang niya yung natirang pagkain dito. Ganun lang, isang daan lang sa gitna, balibag ng balibag lang, halos parang tinatapon lang.
Ganun lang ang pagpapakain dito sa mga talapya. So maganda daw ang kita rito kasi porsyentuhan 20% ang sa nag-aalaga, 80% do sa may-ari, sa nagpinan. O ayan mga kapangsayat, pakita ko sa inyo yung tanim na talong ni Bayaw. Ito halos mga nagsigulang na hindi niya nang kinuha. Yan, ito yung talong, yung ganyang klase po, magulang na po ito. Yan o, hindi na daw po niya pintas kasi napakamura, napakamurang binibili sa kanya. Ito, yan, ganitong klase yung mga talong, pero napakadami o, sayang. Ang ginagawa lang daw po niya, pinamimigay na lang niya kung sino gustong kumuha dyan. So, ito daming naging, daming gumulang oh. Ganun no talaga, pero sa palengke, napakamamahal no ng talong. So, lilipat naman po kami rito sa kabila. So ayan yung inaalagaan po ni Bayaw, halos 2 butas na pispan. Yan. So malapit na ditong ma-harvest, 1 buwan na lang po. At sabi niya, pagka nag-harvest siya, balik daw ako para makita natin yung pag-harvest ng talapia. So yung kanina, hito po yun, sa katabing pispan lang po niya. So tinignan lang po natin. Ang ginagawa po kanina doon, pamumukot. Halos magpisa lang kami yung may-ari. Halos isa lang yung may-ari na ito, yung dalawa. Oo, yung dalawa. Pero yung itong mga katabi mo kuya, iba naman yung may-ari na. Ah, iba na. Pero magpisa-pisa lang yung may-ari. Magpipinsan lang. So ito, dyan para dyan naman. Oo, para dyan naman. Ito yung sabi, ganda ka benti lang. Ganda ka benti lang, yung titira niya. Teka kuya, tulungan kita. Ito mali kaya kanina kasi. Kagabi pa ata? Kahapon? Yan. Basta eh. Daming naiipon sa akin yan. Gano? Jag din. Ha? Nalupos din. Mga harvester ang kumukuha. Inano ko yan eh. Pag nababay kayo, sarado ko. Hindi, may upas pala sa taas lang. Ha? May upas ng plado. So dito lang pala sa taron dun eh, pwede nga magtanim ng mga gulay-gulay ano? Mm. Ah, parang ito, kaya lang eh. Yeah, hindi na bebe talagang binhi. Puro binhi ah. Okay. Ah. Para mo naman yun. Yung feeds. Okay lang ba yan? Okay. Okay. So ayan mga kapangs, dito naman tayo sa kabila. Sa kabilang butas. Kung hindi umulan, magandang tingnan yan. Ha? Kung hindi umulan. Bakit? Ayun mo lang, naging matumala yung isla. Ha? Ganun ba yan? Hindi tayo, hindi mababal. Dati pag hindi umulan, nandiyan yan.
So yung mga kapangs, nandito naman tayo sa kabilang butas, kabilang pispanan. So panibagong ibang pa naman, bangka ang ginamit natin. So ayan o, halos pares lang din ng kabila yung pagpapakain dito. Magkasabay lang yan, kuya. Hindi, bago na yan. Malikot to ah. Malikot yung bangka natin ah. Hindi marunong yung nagbabangka. Tawag tayo dyan. Hindi, papagdikon siya lang. Pagbabayin kita. Ayan ah. Gano'ng lalim na ito? Ayaw mo, babaw lang. Litaw ka dyan. Ah, litaw lang. Pwede tayo lumubog. Wala ko malalim. Hindi na malalim. Hindi ko na, hindi pantay eh. Ayan o. Hindi ba rin yung nagbabangka? Laglag. Ayan o. Maganda ng pag-alaga ng pispan. Ano? Anong talapya? Ayan sila o. Hindi ka tulad niya ito. Ito pa ko. Bakit? Walang tigil sa tofu. Yun. Walang tigil sa pakain. Pero yung hituas eh. Magano? Ano? Pagka may hindi isang harvest ang ginagawa. Hindi, maraming beses. Dito, 20 beses po. Yung gano'n. Basta kunwari kung may order lang 500 kilo. Ay, hindi ka naman di uulit kung 500 lang. Ha? Hindi kayo uulit. Ah, kailangan 1,000. Isang tulada. Ah. Pero yung talapia, isang beses lang hinaharvest. Pero malalaki na. Oo, yun mo na. Nung nakaraan ko yan, nung kumita ka ng malaki, saan yun? Yan, yeah, nandito rin. Dito rin? Kumbaga, ilang beses sa isang taon ng lagay? Tatlo, pwede nga pa. Ay, dalawa lang. Dalawa, tatlo. Tatlo. So, parang mas maganda to kaysa sa palay ah. Oo. Depende talaga ng isa. Oo. Kasi pag hindi pa rin nag-aalaga mo, wala rin. Oo. Hindi nga maayaw pumunta rin na. Pero dito may halong ibang hito na. Ay, ibang isla. Meron na yan. Isa may hito yan. Yan. Kahit sa luna, kahit sa luna, kahit sa luna, may yalo rin ang kamukha ng hito. Yung masakit na nila. Yun. Okay, dito ko lang. Kunti lang yung namamatay ko. Sa kaya kabila. Ang dami. Ano lang, kasay talaga. Oo. Wala, hindi ko pwede ko tayo ng lulit tayo. Ay! Patagal. Para saan naman yung tali na ito, kuya? Table. Ay, yung table. Nandadagit. Oo. Ito yung magano na. Ayan, nakakatakot. Ganun no, kasi eh, pagka konti na lang ang kanyang... Ayun, dami yun. Oh. Ayun, marami yun. Huh? Dami yung kabila, ganyan din ang dalawin yung magano. Ganda oh. Dapat talagos na ulit pa kanya. Yan? Sa ganitong oras? Sa ganitong oras. Anong oras ang karoon yung pagpapakain ko yan? Tapos? Tapos alas 12 na dyan. Tapos? Sa hapon, hanggang alas 4 na dyan. Yun lang, tatlong beses. Yung hapon, hindi ka pa sigurado. Bakit? Ay kung umulan. Ah, pwede naman malagpasan yun? Pag umulan, hindi ka magpapakain. Bakit? Pag na nagdilim lang ang panahon. Bakit po? Kaya delikado siya talaga. Oo, pag naalimuman yan, boss. Ah, may ganun pala. Kaya sabi ko sa'yo, kung nagpapakain mo, hinahanap lang yung sako, talo ka. Ah, opo. May ganun palang, ano? Diskarte yan. Diskarte pala. Kuwari,
pagka umulan, hindi pwede magpakain. Kahit sa maga. So, kinabukasan nun? Hindi, sa maga. Kunwari, nakakuan yung ulan. Okay, okay. Magdabon ng ulan, pwede ka magpakain. Pero sa hapon, hindi. So, umuulan din. Ha? Umuulan din. Oops. Nasilo tayo eh. Hindi mo kalit lang, hindi ka makalit. Yung ganyan mga taling nakakabit para sa mga ibon na nandadagit. So ayan pala mga teknik sa pagpipispan. Ano tawag sa ganyan kuya? Pag-aalaga ng pispan? Fishing. Oh yan. Ah. Fisherman. Fisherman, tapos fishing. Tapos ayun nga, ang sinabi niya sa atin, pagka pala sa hapon ay nakapondo o kaya uulan, hindi pwede magpakain ng talapia. Pero sa hito, pwede naman yun. Pwede. Dito walangan yun. Ah, sa talapia lang maselan, ganun. Pero may maselan din ang hito. Opo. Yung hindi, yung magpapakain ka ng uulan ng hapon, hindi ito. Pwede. Ito. Sa talapia. Pwede. Pag ano, makulim na na. Hindi na ka pwede magpakain. Delikado na mo. So, baka hindi matunawan ng isla, maubos. Kakain, kung kakain lang eh. Bakit? Eh, kung hindi matunaw ito. Kung ikaw ang tao, pag nagsorbra sa busog, ibang nararamdaman. Opo. So, ayan, dahil natin natututunan dito sa pagpipishering ng ating bayaw. Baba muna ako kuya. Oh. Paubos muna lang yan. Ah. Ah, sabay daw para hindi nalit. Ah. Yan. So, ayan mga pangs, konti na lang yung papakain ni Kuya, ni Bayaw, at balik na rin tayo doon sa kubo. So, ayos, ang dami kong nalalaman about dito sa pagpipispan. So, sabi nga niya, maganda pa raw to kaysa sa pagpapalay. Kasi ganyan lang ang trabaho sa araw-araw. Magpapakain ka lang ng 3 beses sa maghapon sa loob ng 4 na buwan. So ayan o, ganda. Ayos to mga kapas, lalo yung kita niya, yung porsyento. Malaki po sa 20%, tapos napakaluwang ng alagaan mo. Talagang kikita ka ng malaki rito pagdating ng harvest. Kahit nasabihin natin 20% lang siya. Kasi tulad niya, ganyan-ganyan lang, hindi ka mukha sa pagbubukid. Talagang napakahirap sa araro, pagbubungkal pa lang, pagtatanim. So si Bayaw sa pagpipispan, yan. Parang kwan lang siya, nag-i-enjoy pa siya sa pagpapakain kasi nakabangka nga. Tapos isa pang kwan, pinaka-sideline niya, yung mga naiipon niya sa ako, nabibili. Kumbaga, binibigay na to nung may-ari sa kanya, pinaka-sideline niya. Yung sa ako kasing ganito, binibili 5 piso isa. Ang mga bumibili po kasi nito, yung may mga harvester kasi sila po yung nag-aani ng palay na may palibre sa ako sa mga may bukid. So kaya yun ang mga contact nila. So biro mo mga kapang, sa isang araw nakaka 15 bulto siya. So ibig sabihin 15 sako ang naiipon niya sa isang araw. So yun nga po, nung bago to niya alagaan, nag-harvest na siya dito nung una, maganda kinita. So yan, simulan niya magpagawa ng bahay. So mamaya puntahan natin yung kanyang bahay na nasimulan gawin. So ang kagandahan po nito yan, sa mga tarundo, pwede ka po magtanim ng iba-ibang klaseng gulay. So kumo siya, siguro nag-iisa si Bayaw kaya hindi na niya naasikaso tong ating yung kanyang talong. Ano? Tapos andun pa yung mga sili niya doon sa dulo, mga nahinog na rin kasi nga napakababa naman po talaga ng presyo ng mga gulay pagka ganitong panahon.
So dito po tayo sa ngayon sa Candaba, Pampanga. Dito po talaga ang mga pangunahing hanap buhay ng mga tao ay pangingisda. Yan. Pag-aalaga ng mga iba-ibang lasing isda, hito, bulig, tilapia. Pero itong bayan po nito, sikat na sikat po to dahil laging binabaha. Yung may parte po siyang mababa na talagang lumulubog pati yung mga bahay. So tatanungin ko po mamaya si Bayaw kung anong kwan nito kapag may bagyo o kaya may mga baha. Tingnan natin kung inaabot ba ito ng tubig o hindi. Pero alam ko hindi kasi kabila ito ng dike. Yung dike po doon, yung dinaanan namin, yun po ang nakaharang sa ilog. So napakaluwang ng mga palaisdaan dito hanggang doon. So ayan, may nagpapakain din po ron pala sa kabilang pispan. So tingnan yung mga isda, oh, mga nagtatalunan. So grabe, talaga nakaka-enjoy itong kwan natin. Masaya, masaya magpakain ng mga talapia, lalo yung mga ganyan, nakikita nyo sila sa ibabaw, mga nagtatalunan. So yan, napakasarap, the best. The best. Si Bayaw, dito sa kabila. Diyan lang yung bangka na yan. Oh. Tapos itong kabila, babalik tayo doon. Hindi ka nalang maglalakad. Ha? Hindi ka nalang maglalakad. Mag-ibang na. Ha? Mag-ibang na. Mag-ibang na. Oo, oh, kaya sila na, makamataw ko pa. Oo nga. So, paano? Punta na lang tayo doon. Maglalakad na lang ako kasi nakakatakot. Diba? Para makita ko si itong nasa ano, sa tubig. So, ayan po mga kabangs. Bali, maglalakad na lang po tayo papunta doon sa Kubo. Isang sa binabaan natin kanina. Bali, ayan, si Bayaw na lang po ang nagbangka. Kasi ganun po pala yung bangka na yun pagka dalawa malikot. Parang yung kanina. So, pwede lang po yung dalawa rin kapag yung may kargang pagkain ng talapia, ng mga pigs. Yun po. Kaya lang, nagpapakain din si Kuya rito. Ganun ang magpakain, oh. No, kaya alaga niya naman dito. At talapia din, ayun, oh. Ayun, talapia, oh. Nasa ibabaw ng kangkong. Tapos ito yung kay Bayaw. Ayun si Bayaw. Ano? May ibon na sumisisid. Galing ah. Sino? One sheep. May baka na sa kabila. Meron. Wala akong mapoto yung mag-anam. Malikot eh. Ito sinasabi ko siya kung hindi natunawan. Yan. Nakalalaki na pala. Malaki na. Oh. Ano yung tatlumbog pala yan? Kinatawag na fish kill, kuya. Ah, yun. Namamatay talaga yun. Ano yun? May panahon o... sakit. Runner, sa pagkain nga yun. Ha? Yung sinasabi yun, pag mali ang pagpapakain. Oo. Oh. So, yun pala nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng fish kill. Lalo na, nabuta ka ng ulan. Oo, yun nga. Yung sabi nga, pag daw nagpapakain ka, kailangan hindi uulan o hindi umuulan. Ito, tignan mo kabo itong hindi natulawan. Yan, ganyan. Yan. Pero pwede pagkain yan. Ito? Oo.
Daing. Pwede pa yan. Ang ganda oh. Pagluan yan. Ah. Apatan no? Apatan na yan. Ganda ng size. Pero isang buwan pa na eh. Isang buwan pa. Ah, wala na. Buwan na eh. A 20. Bali 20 days na lang po yan. Saka kumukon tubig ba yan? Diyo, sa may deka. Dila natin. Ate, hot seat. Nag-hot ka? Oo. Posto mahaba? Ay, ito saan yan? Hindi, ito yung may sangka dito. Yan, yung mismo daan. Yun. Papara ng tubig. Oo. Dito pumapasok kayo. Eh, dito. Hindi alang bantay rito. Meron yan. Meron. Kaya mga kapang, bali, pabalik na tayo dito sa bahay ni Bayaw. Kakain daw muna tayo. So, ito yung sinasabi kong DK. Ito yung daan. Pero, yung kabila na ito, nandito sa gawin yung sinasabi na ito yung ina. Kaya, posible na hindi binabahas ang kabila na ito kasi ito ang maharang yan. Ang diretso po ng daan ito sa San Luis. San Luis, San Carlos, San Simon. Pero ang labas po nito pagkapabalik kami sa Arayat. Sa mismong puno ng tulay ng Arayat. Ito na yung bahay mo, ano? Gawa na. Isang harvest pa. Wag na muna yung finish. Ha? Wag muna finish. Laki ah. Kapag sinig mo yun, marito yun. Kapag sinig pantiyari sa harap. So ito, nung kinita mo nung nakaraang harvest. O yan. Tapos pag nag-harvest siya sa susunod. Buo na yan. Kasi kabiyak lang ngayon eh. Tapos sa susunod naman yung tabla, sala, saka ano. Oo, oh, unti-unti lang talaga ano. Laki na na ito. Ilang kwarto to? Basa, pagbebe. Ah, bayo, ilang kwarto? Tatlo. Tapos ito yung pinaka sala. Magiging nga itong kwarto niyo, lagyan ko sa dalit. Ayun mga kapang, bali tapos na tayong kumain dito kala Bayaw. Pupunta naman tayo kala Ma'am Kasidling. Sasama si Insan Ruel at saka si Bayaw. Bali, andun na yung mga Kamantag Boys at may gagawin kami kasi rin eh. Naka-schedule kami kay Ma'am Lee. So, kita-kita na lang tayo doon kay Ma'am Lee.